Hello, Katekis! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit ang inyo at Liz for another video. And guys, for today's video is another entry-level phone na naman ang i-unbox at i-review natin. And this time, this is a Samsung brand. Entry-level to ng Samsung at talagang kaka-release lang nito, guys. This is the Galaxy A05s. So, yes, gagawan natin to ng review at itetest natin yung camera niya, yung battery niya, as well as the gaming. Guys, this is the Galaxy A05s and as you can see, this is the box. Very maliit lang, manipis lang yung box niya. So ayan, nandito na nga yung image ng Samsung Galaxy A05s, kaya buksan na natin. So as we open guys, pa-drawer lang din siya. And there bubungad ang kanyang mini box. Inside the mini box guys, is ito lang yung laman niya, yung Type-C cable, and of course the guide and warranties. And now, ito na nga yung unit katekis. By the way, the color na pinili ko nga pala is yung kanilang light green. Dalawa lang kasi yung available nung bumili ako. Black and light green. So, ito yung pinili ko, yung light green kasi mas maganda siya. So, ito na siya, guys. By the way, wala po siyang kasamang power brick. So, kung may power brick na kayo sa bahay, ay mas okay para ma-lessen yung mga electronic waste. So, ayan. Nandito yung kanyang pin ejector, guys. And here is the unit itself. Ayan. Sobrang ganda ng light green. And napansin ko kaagad sa kanilang bagong Galaxy A05s. Kakaiba na yung kanyang design. As you can see, flat back, then may tatlong nakalinyang camera sa likod na may flash din, LED flash. Ayan, subtle lang din yung Samsung na brand name. Doon yung maganda din dito guys is round matte finish yung kanyang frame. Then, plastic naman yung kanyang back. And of course, yung front niya is glass. So there, makikita nyo on the right side is may fingerprint scanner na siya, na power button na rin, volume rocker, since nandito rin sa part na to. Then sa left side is yung kanyang SIM card tray. Ayan, SIM 1, SIM 2, pwede mong ilagay. And of course, the SD card. Then dito naman guys, sa baba yung kanyang speaker grills, and USB Type-C charging port, microphone, and meron din siyang 3.5mm audio jack. So ayan, napansin ko guys, mas pinaganda itong kanilang Samsung Galaxy A05s compare sa dati nilang A04s. So ayun, sa design, very nice. Premium looking naman siya, gradient din naman siya. And napansin ko rin guys, hindi basa-basang na obvious yung mga fingerprints mo. So ayan. And another thing na napansin ko dito guys, is medyo madulas siya sa kamay. So kailangan bumili kayo ng kanyang casing talaga, since wala din namang free phone case ito. Ayan, sa feels naman, medyo magaan naman yung phone. Nasa 194g din naman to. Then, 8.8mm naman yung kanyang thickness. Ayun, so nakita niyo na po yung kanyang design. And for sure, magugustuhan niyo naman, lalo na sa mga favorite niyong light green ang color. So yan, maganda ito guys. So now, turn on na natin. Now, sa kanyang namang display, as you can see, it's very obvious na medyo thick pa yung kanyang mga bezel. At meron pa siyang notch design. At kung makita niyo, ayan po yung kanyang screen. So far, malinaw naman po yung kanyang screen. Vibrant naman po yung quality ng screen. By the way, ang kanyang screen size nga pala is 6.7 inch full HD plus LS LCD po at 90 Hz yung kanyang refresh rate. So, ayan, okay naman yung kanyang display. Not bad na rin sa kanya as an entry-level phone. Smooth naman po yung kanyang screen. So, ayan, sa operating system ng phone na to guys, One UI Core version na po siya based on Android 13 na rin. And yung kanyang processor, sa system naman ito guys, powered po ito. Qualcomm Snapdragon 680 with 6nm processor. And 4G pa po siya. Adreno 610 na rin na GPU. Then yung kanyang storage and RAM naman, may 128GB. And meron siyang 6GB RAM. So sa battery, ang maganda dito is 5,000 naman din yung battery niya. And yung kanya supporting charging is 25 watt naman din. So yan, makita nyo rin po dyan na si Samsung Galaxy A05s is meron siyang 50MP camera. Meron siyang supporting camera sa 2 megapixel for the macro, 2MP for the depth sensor. Then sa front camera niya, katekis, meron siyang 13MP. Sa video recording, ang kaya po niya is full HD plus 1920x1080p at 60 frames per second. And now guys, ipapakita ko lang sa inyo directly yung kanya mga sample shots. So first is yung kanyang rear cam muna.
naman guys, makita nyo rin dyan yung kanyang front camera sample shots naman. Ayan, so far maganda po yung camera niya sa rear cam. Mas na-impress ako compare sa front cam. Although malinaw po yung front cam niya. Pero yung sa rear cam guys, in fairness malinaw. Either mapa-indoor o outdoor naman. Ayan, makita niyo naman diba sa mga sample shots. Ayan, ang napansin ko lang din sa video recording niya katekis is wala siyang video stabilizer. So medyo shaky siya kung malikot kayong mag-video. So gamitan niyo na lang din ng mga gimbal or tripod. Ayan, kung gusto niyong mag-vlog, gamit ito. Ating bagong Samsung Galaxy A05s. So guys, ipakita ko naman sa inyo yung charging niya. So there, nag-charge kami from 8%. Then, nag-increase naman siya to 54% after 32 minutes of charging. So 46%. And in fairness, mabilis po siyang i-charge compare sa mga dati nilang A04S series nila. So, eto, mas okay yung charging niya, yung kanyang processor. Ayan, mas good din. Kasi, ayan, papakita ko nga sa inyo sa testing namin sa game. Naglaro kami ng Mobile Legend and makita nyo ang kaya niya is super frame rate. And naka-ultra graphic po siya. Then, very smooth naman po yung kanyang performance and very playable. Well, of course, kasi Snapdragon 680 naman. Although, hindi ito bago, pero magandang processor ito, guys. Ayan, so makita nyo naman dyan, obviously, sa gaming kung gano'n siya ka-playable. Maganda rin naman yung kanyang display at yung graphic. Though, hindi nga siya gano'n ka-realistic, pero sobrang okay naman kasi vibrant naman. And then, sobrang smooth naman din yung paglaruan. Though, hindi ko siya mare-recommend sa extensive gamers talaga, no? Manage your expectations. Pero para sa akin, kung sanay ka sa mga entry-level phones, magandang entry-level phone na ito guys, ang ipinakita ng Samsung Galaxy A05s sa gaming. So ngayon na nakita nyo na po lahat, yung camera performance, yung gaming, so at saka yung charging. Now guys, yung price naman po niya. So etong hawak-hawak ko ngayon na 128GB variant is nakakahalaga po ito ng 7,999. And so, ano yung masasabi nyo dito? Sulit ba siya sa halaga niya, sa performance na ipinakita niya? Kasi for me naman, kung pag-uusapan natin yung gaming performance niya, yung camera niya, lalo na sa rear cam, okay po siya, maganda na po siya. Magandang contender na po siya sa mga entry-level phones. Pati na rin po yung kanyang design. But if we will talk about the display of this phone, hindi ako masyadong na-impress sa bezels niya and sa notch design niya. But other than that, the gaming, the camera, the battery, no, na mabilis naman siyang i-charge, is para sa akin, sobrang sulit naman niya. And yung external pa niya, guys, is pwedeng ma-expand up to 1TB. So, yun yung maganda na option din dito sa phone na ito. Kaso nga lang sa video recording, guys, is hindi ko siya ma-recommend sa vlogging kasi wala siyang video stabilizer. But, ayun na nga, nakita niyo naman yung the rest of the performance of this phone. So, para sa akin, sulit pa rin naman siya. Lalo na kapag Samsung fan ka talaga. Okay, mas okay siya ngayon. Ang Galaxy A05s kaysa sa A04s nila before. So, ayan, mas okay yung specs, mas okay yung performance, mas okay din yung camera. So, ayun lang guys, at least nakita nyo na po yung performance. Bagong labas pa lang talaga to. At sobrang saya ko na na-purchase ko kaagad siya. Hindi na ako mag-deep dive about the specs of this phone or the technicalities of this phone. So, yun lang yung pinakita ko, yung mga features na talaga niya and some of its performance. So, ayun lang. Kung may mga suggestions pa kayong phones na pwede nating i-feature dito sa aking channel, feel free to comment din below. So, yun lang po sa Katekis. I hope na na-enjoy niyo po yung aking video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again till my next video. Bye!